And welcome back again mga kalapatids dito sa aking channel nga ano. So PRB Love. So for today's video mga kalapatids, kagabi sinakay natin si Ransom Gimba Nueva Ecija mga kalapatids. Then ngayon guys mag-aabang tayo. Second training to, club training ni Ransom mga kalapatids. Kasi nung nakaraan ng lapas hindi ko isinakay yung ibon kasi nga nagtos lang tayo. Sabado at Linggo tinos lang natin yung ibon. So ngayon nga Tuesday mga kalapatids, Gimba Nueva Ecija. Abangan natin si Ransom kung uuwi. So bago ang lahat mga kalapatids, kung bago ka pa lang sa channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos katulad nito. Mga kalapatids, bibigyan ko lang muna kayo ng konting update regarding sa mga pang-summer natin. So ayun, habang nag-aabang tayo, papakita ko lang muna yung mga ibon natin na mga pang-summer. So ayun sila, bali kompleto naman lahat sila. Kung napanood nyo yung vlog natin ng Conception Tarlac, kasi sinakay nga natin yan mga kalapatids ano, sa Conception Tarlac. Then medyo may nalit lang na umuwi, pero kompleto sila. So kung mapapansin nyo, medyo kumonte yung laman nito. Kasi gawa ng yung iba, yung mga pang winter natin mga kalapatids, inilipat ko na dito sa isang loft natin, which is ito nga. Kasi medyo mga bata pa to. Yung iba nga umiiyak pa, medyo sumasyak pa. Kaya ayan, mapapansin nyo yan, dyan lahat sila. Anim yan mga kalapatids na panglaro natin sa UFC this coming North 2020 ano. So ayun, na-release na yung mga ibon. Abangan na natin si Ransom mga kalapatid. 6:45 in-release yung ibon. Then ngayon is 7:10 na. Kaya medyo mag-aabang-abang na tayo kasi itong Gimba Nueva Ecija mga kalapatid is malapit-lapit lang naman. Sa tansya ko is 60 to 70 kilometers lang naman yon, Gimba Nueva Ecija. Then this coming Sunday nga mag-i-start na yung 2 laps fundraise ng ERPF. So abangan nyo yung vlog natin dyan kasi darating na Sunday, first lap na yon ng 2 lap. So ayun, samahan nyo ako mga kalapatids na mag-abang. Abangan natin si Ransom kung makakauwi siya. One eternity later. And ayun nga mga kalapatids, ano, kunting update lang regarding sa release ng ating mga ibon sa ARPF. So actually mga kalapatids, sabi mo nga kanina, 6:45 na release yung mga ibon pero hindi natuloy. Kasi daw is hinarang daw ng kapitan ng barangay yung track natin ng ARPF na nung magre-release na sana yung club ano mga kalapatid. Sinarang nila din ngayon, as of now is nasa munisipyo daw sila ngayon para tignan daw yung mga papel. Though ayun, hindi natin alam bakit hinarang. I-check daw muna yung mga papel nung club mga kalapatid kung okay, no, kung okay ba yung mga papel nila. Though kailangan, medyo nag-worry na tayo niyan kasi late na nga mga kalapatids ano, 8:20 na ng umaga yan. Hanggang ngayon is hindi pa nga nare-release yung mga ibon natin. Sana ma-release na sila ng maaga kasi medyo may stress yung mga ibon natin pag na-release ng tanghali na. Then alam naman natin ngayon nga sa panahon natin ngayon is ilang days na na maalinsangan na, mainit na kasi summer na nga mga kalapatids ano. So ayun, update ko na lang kayo hanggang mamaya pag na-release na yung mga ibon. 8:20 na ng umaga. And sana naman is mag-okay lahat ng mga papel ng club natin para agad nang ma-release yung mga ibon. Though wala pa tayong natatanggap na info kung ano yung status ng mga ibon ngayon or ng mga magre-release ng ibon kung okay na ba yung mga papel. So abang-abang na lang tayo mga kalapatids, update ko kayo hanggang mamaya. A few moments later. Bali ayun na nga mga kalapatids, ano, natuloy na yung pag-release ng mga ibon. Nagbigay na sila ng info, 8:30 na release yung mga ibon. So hindi sila pinayagan daw sa Gimba Nueva Ecija na i-release yung mga ibon natin. Eh, hindi natin alam kung bakit. Siguro takot sila na baka magka-coronavirus kasi nga alam naman natin ngayon na kumakalat na nga yung virus na corona. Ano. So ayun mga kalapatids, di naman natin sila masisisi. Pero importante na release na yung mga ibon. So 8:30 mga kalapatids,
ang panahon natin is medyo maganda na, hindi masyadong sikat yung araw. Though maliwanag, ayan, mapapansin nyo. 8:30 nga, na-release. Katabing bayan, mga kalapatids, inirelease yung mga ibon. Victoria Tarlac, so ang info nga nung club is Victoria Nueva Ecija daw. So yun po is, alam ko, is Victoria Tarlac po yun, mga kalapatids. Madalas kasi akong pumupunta ng Victoria sa Tarlac, mga kalapatids, ano. So ayun, abang-abang na tayo, abangan na natin si Ransom. Mag-aalas 9 na, then samahan nyo ako na mag-abang, mga kalapatids. Bali, ito na, mga kalapatids, yung ating grizzle, ano, dumating na siya, ayan. Dito siya dumaan sa likod, hindi ko napansin actually, ayan ah. Yung ating grizzle, si Ransom, mga kalapatids, ano. So, ang oras natin, hindi lang masyado nakikita, ayan, 9:30. Wait lang. 9:30, mga kalapatids, 9:28. Dumating yung ibon, sa likod dumaan, mga kalapatids, hindi ko napansin. So, ayan. Umiinom na, uhaw na uhaw, mga kalapatids, ayan. So, almost 1 hour, nilipad ni Ransom yung Victoria Tarlac, ano. 8:30 nga kasi, na-release yung ibon natin. So, pagpapahingahin lang natin siya, then papakainin na natin, mga kalapatids. And ayun na nga, mga kalapatids, ano, tapos na yung second training ni Grizzle or si Ransom nga, mga kalapatids. Nakita nyo naman, he's medyo may speed pa rin yung ibon sa palagay ko. And yung pinag-releasean kasi ng mga ibon, sa tansya ko is 60 to 65 kilometers yung distance nun. More or less, nasa ganun, mga kalapatids. Kaya sa tingin ko is may bilis pa naman, nakita nyo. 9:28 or 9:29 dumating yung ibon. Isang oras halos, mga kalapatids. Or sabihin na natin isang oras kasi na-release nga yung ibon is 8:30 na, na-delay nga. Gawa nung hinarang nga daw sila nung barangay captain, nung barangay ng Gimba, hindi ko alam anong specific na barangay, ayaw silang pag-releasein doon, then nilipat nga sa Victoria Tarlac yung mga ibon natin para doon i-release, ano, mga kalapatid. So ayun, that's it for today's video, pero bago ko tapusin, syempre, babatiin muna natin yung mga nagpapa-shoutout. So itong isa-shoutout ko muna is special mention, mga kalapatid, sa mga tropa natin, taga Arayat. Ayan, mga kalapatids natin sa Arayat. So, ito, pinangungunahan niya ni Malditong Batalo. Then, shoutout din kay Due, Brothers Love, GPS Love, AKA Love, then kay Evo Love, Aceton Love, kay Chris Kalalang, then kay Dan Santos, shoutout din kay Jay Changkoko, kay Gerald Abad, then kay Jeff Luris, shoutout din kay Rolando Largo, then lastly kay Jonathan Pangan. So ayan, mga tropa natin, ang mga taga-Arayat. Shoutout sa inyong lahat, mga kalapatids dyan, ano. Then ito naman yung mga nagpapa-shoutout sa YouTube, mga kalapatids. So ito, shoutout ko kay Monlo, isang vlogger, mga kalapatids. Bisitahin nyo yung channel niya. Shoutout din kay Roslyn Linaw, kay Chris Norman Christian Monzon, isang vlogger din. Bisitahin nyo yung channel niya. Shoutout din kay Gerson Canlubo, kay Gadi Love TV from Dinalupihan, Bataan. Shoutout din kay Dablo from Palayan City. Kay Fidel Nogoy Patricio. So, shoutout sa kanya. Kay Tres Marias Love TV. Shoutout din kay Jesse Jeff Love TV. Isang vlogger to, mga kalapatids. Pasyalan nyo. And yung club niya na BFRC or ang Bulacan Fancier Racing Club.
Shoutout din kay Thunder Love from Oakland, California. Kay 1925 Love TV, shoutout sa inyo. Ayan. Shoutout din kay CK Brazil and Agimat Love from Imus, Cavite. Kay Dato Brothers Love, shoutout din kay Edwin Bundalian from San Patricio, Mexico. Kay Dennis David, then shoutout din kay Godlock TV. Isang vlogger to mga kalapatid, si Godlock. Pasyalan nyo yung channel niya. Supportahan nyo rin mga kalapatid. Shoutout din kay Edison Pabilyar from Catbalogan, Samar. Kay Ross Bean Salalila, ang Ulilalo from Florida Blanca, Pampanga mga kalapatid. Shoutout din kay RAG Love TV. Isang vlogger din daw. Pasyalan nyo, pasyalan natin yung channel nila. Shoutout din kay Marvin Garcia from Angeles City. Kay Nicole Pigeon TV. Shoutout din kay Gundam and Zorky Syndicate. Ayan, then lastly kay YF Pigeon TV. Isang vlogger din mga kalapatids. Ano, pasyalan nyo yung mga channel nila. Suportahan din natin tulad ng suporta na binibigay nyo sa akin. So ayan mga kalapatids, bago ko tapusin yung video. Maraming salamat ulit sa walang sawang sumusuporta sa aking channel, sa laging nanonood mga kalapatids. So ayun, maraming salamat sa inyo. Ayan nyo, makakabawi din ako sa inyo. So ayun, this coming Sunday mga kalapatids, first lap na ng 2 laps fundraise, sasali natin si Ransom. Pre-prepare na natin siya. Then sa tingin ko nga is may bilis pa naman itong ibon na to. So susubukan natin, abangan nyo yan. So that's it for today's video mga kalapatids. Good luck sa ating lahat, sa mga may karera, and happy flying!